Kakaisa raw ngayong Pride Month si Vice President Sara Duterte sa pagsulong ng batas para sa proteksyon ng LGBTQIA+ community. Imumungkahi rin daw niya sa Pangulo ang hiling ng isang grupo na bumuo ng isang komisyon para sa kanila. Tinutukan niya ni Marisol Abdurrahman. Ibang klase kayo magsakripisyo, ibang klase din kayo magmahal. Huwag naman todo-todo kasi maubos ang pera ninyo sa mga... Paalala yan ni Vice President Sara Duterte sa LGBTQIA+ community sa kauna-unahang OVP Pride Reception, sabay pagkilala sa anya'y pagiging mapamaraan, maabilidad at responsable ng mga ito. Ang sabi nga nila, boring daw ang buhay kung walang LGBT. Pero marami pa raw kailangang gawin, kabilang ang pagbibigay ng pantay na oportunidad sa LGBTQIA+ members. Kaya nagbigay ang OVP ng livelihood assistance sa ilan sa kanila. Gusto rin daw ng Vice Presidente na maging katuwang sila ng gobyerno. Makikiusap ako sa inyo na paniguraduhin natin na ang mga kabataan sa ating mga komunidad ay pumapasok sa paaralan. Sa gitna ng nakabimbing panukala sa sexual orientation, gender identity, gender expression or sex characteristics o SOGS Equality Bill, sabi ng Vice, good things take time, yun na lang. But we have advocates in the government. Kasama na ako sa inyong paghahanap ng batas for protection. May isa pang hiling ang isang grupo na dumulo sa pagtitipon. Sana tulungan niyo po kaming ma-endorso sa opisina ng ating Pangulo ang the eventual signing of an executive order establishing the Philippine Commission on LGBT Affairs upang sa gayon magkaroon tayo ng mas maigting na boses sa bureaucracy. Suportado naman ng grupong Ladlad ang panawagang ito ng LGBT Pilipinas. Tugon naman ng Vice President, kakausapin niya ang Pangulo hinggil dito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita, kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede niyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.